Paano kung pwede ring mabuntis ang mga lalaki? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Pabago-bagong mood at morning sickness ay ilan lamang sa mga pwedeng maranasan pag nabuntis ang isang lalaki. Tulad ni Arnold Schwarzenegger sa pelikulang Junior ay may inilagay na embryo sa kanyang abdominal cavity. Sa tulong ng hormone therapy at surgical labor ay matagumpay niyang dinalang sanggol. Pero naisip mo ba kung pwede itong mangyari sa realidad? At yan nga ang paksa natin sa araw na ito. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok hanggang sa huli dahil sa video natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang mangyayari pag nabuntis ang mga lalaki. Bago tayo magsimula kapatid ay huwag mo sanang kalimutang i-hit ang subscribe button. Kalimbangin ang kampana para naman ma-notify kita pag may mga bago tayong videong ina-upload tulad nito. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Ano man ang iyong kasarian, kung wala kang matres o sinubukan mo ang pagbubuntis sa labas ng iyong matres, ay sobra itong delikado para sa iyo at sa iyong sanggol. Tinatawag itong extra uterine o ectopic pregnancy, kung saan isa itong life-threatening scenario na nangyayari sa isa sa bawat 100 pagbubuntis. Kadalasan, ito ay kapag ang isang fertilized egg ay naka-attach sa fallopian tube. Una ay kailangan mong magkaroon ng fertilized egg na implanted sa iyong katawan tulad ni Junior at ang abdominal cavity ang pinakatumpak na lugar. Kung itinanim sa tamang sandali ng pag-unlad, ang embryo ay maaaring i-attach ang sarili nito sa kahit na anong living tissue na makikita nito at pwedeng ito ay ang liver at kidney. Kung may sapat na placental formation ay pwedeng ma-develop ang fetus kung saan pwede mo na itong dalhin sa loob ng 9 na buwan. Nangyari nga ito sa isang babae sa South Africa at sa kanyang sanggol noong 2003 kung saan ang embryo ay na-develop sa kanyang liver at matapos ng isang komplikadong operasyon, ang miracle baby ay ipinanganak na may timbang na 2.8 kilogram. Ito ay isang bihirang tagumpay dahil lang isa sa 200 extrauterine pregnancies ay nakamamatay para sa ina kung saan ang pinakamalaking problema ay ang detachment. Sa isang tipikal na pagbubuntis ang endometrium o isang special na lining ng matres ay ganap na humihiwalay kapag nanganganak. Kaya naman kung ikaw ay nagbubuntis sa iyong tiyan, ang ganitong uri ng detachment ay imposible. Dahil nga mangangailangan ito ng napakahirap na operasyon upang alisin ang material na inunan. Ang pinakamalaking panganib ay ang pagkakaroon ng pinsala na maaaring magdulot ng internal bleeding. Maging ang embryo mismo ay pwedeng makapinsala sa alinmang organ nito naka-attach kung saan pwedeng humantong sa hemorrhaging at pagkasawi. Marahil ay mas ligtas kung may uterus na nakakabit sa iyong katawan pero ito ay napakakomplikado dahil nga ang transplant ay sobrang komplikado. Ito ay dahil ang ating immune system ay maaaring i-reject ang bagong parte ng ating katawan. Dagdag pa dyan ay kung ang iyong katawan ay hindi pa nagkakaroon ng matres, ay kailangan mong tiyakin na ito ay tumatanggap ng natural na supply ng dugo upang madala ang isang sanggol kung saan ay kailangan mong ilihis ang mga arteries at ugat para magpadala ng dugo sa bagong organ na ito. Kaya naman para sa isang major surgery para magkaroon ng matres at para ma-deliver ang sanggol ay magkakaroon ito ng maraming panganib at kahit na ito ay posible ay hindi pa ito nagagawa. Ngunit ayon sa ilang medical experts, ito ay pwedeng mangyari sa hinaharap. Siyempre ang ganitong senaryo ay hindi nangangahulugan na kahit sino ay pwedeng mabuntis dahil nga mangangailangan ito ng maraming desisyon at operasyon. Pero isipin mo na lang kung walang limitasyon sa kung sino ang maaaring mabuntis ay tiyak na mag-iiba ang itsura ng mundo. Dahil kung ang mga lalaking nangingibabaw sa negosyo at mga political profession ay pwedeng mabuntis, ay baka maging legal din ang pag-abort, ganun din ang paid leave para sa pagbubuntis, pati na ang family planning ay biglang magbabago.
Ang mga mag-asawa ay maaaring magpalitan ng mga anak depende sa kanilang career. Maaari din itong humantong sa mas diverse at mas ligtas na uri ng birth control. Kaya naman kung mabubuntis ang kahit na sino, ang pagde-develop ng mabisang contraceptive ay mahalaga. Dahil kung hindi, ang ating populasyon ay pwedeng tumaas ng mas mabilis. At syempre, last but not the least, ang lahat ng ito ay pwedeng humantong sa parental leave. Habang ang mga lalaki ay maaaring hindi makapagbuntis ngayon, anumang bagay ay maaaring maging posible sa hinaharap. Tulad ng lumalaking sanggol sa mga artificial na sinapupunan. Ikaw, ano sa tingin mo? Sang-ayon ka ba na magbuntis din ang mga lalaki? Share mo naman sa amin yan. Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.